patungkol doon kay ano no kay Alice ko, meron siyang gustong malaman eh. Kaya nga nagtataka ako doon sa nangyayari sapagkat ang gusto nitong si Secretary Poyeng Remulla ay ma-deport itong si Alice Go. Mukhang mayroong gustong pagtakpan. Bakit gustong ipa-deport itong si Alice Go ni ano no ni DOJ Secretary Poyeng Remulla eh samantalang eh ito ay mayroong kaso, di ba? At meron pa, bakit itong si Alice Go merong nag-file na kaso? Kasi ang pagkakaalam ko bilang alagad ng batas, yung mga ganyang POGO operator, so POGO personnel, para hindi ma-deport, pinakasuhan. Saan nila ipa-deport sa? Eh, pa-deport doon sa bansa niya, siguro, sa ay, China. Ito naman pinasabi. Yung pinakanak niya. Kaya nga. Kaya nga, eto, kaya pinade-deport, kasi ayaw mabulgar na itong POGO operators na kinabibilangan itong si Alice Go ay nagbigay ng protection money o goodwill money dito sa Pangag Administration. Diba? Tingnan ninyo. Kapag karaw si Tevez ay pina-extradite papunta ng Pilipinas, sino ang susundo? Anong aeroplano ang gagamitin? Philippine Air Force. Si Pastor Apollo Kibuloy, nung sumurrender, saan sinakay? Sa aeroplano ng Philippine Air Force. Si Alice Go, nung galing sa Indonesia, saan sinakay? Diba? Special. Sa special plane, di ba? Chartered jet, di ba? Ibig sabihin, ginastusan talaga. Bakit? Tapos may picture sila sa ibig sabihin, hindi yung picture eh. Hindi yung picture, hindi yung video. Ibig sabihin, kung ikaw, ha, natatakot ako na ibulgar mo ako, ha, masusundo kita sa piling tao ko. Kanino pinasundo si Alice Go? Kay Secretary Abalos. Okay. At saka kay Marvel. Si Abalos, alter ego ng presidente. Correct. Di ba? Alter ego. Bakit personal na sinundo yan ng alter ego ng presidente? Para ano? Para masusian. Para masusian. Kaya pala sabi ni Abalos, diba? Para masusian. Di ba nagsiyakap pa nila, sir, si Abalos? Hindi yung sayakap. Hindi sa yakap, hindi rin sa ano, para masusian. Diba? Huwag ka na magsalita, kami na bahala sa'yo. Wow, diba? Grabe. Yun, no. Eh, sir, ayon sa isang manunood po dito, si Mr. Bibir daw, ay nag-undergo daw ng dialysis. Pag nag-undergo po ba ng dialysis, ay hindi na po siya lalabas pag nag-drug test siya na kasi ever na gumagamit siya ng dapat wala. Hindi po. Nandun na po yun. Ang drugs po kasi pag pumasok sa sistema, lalo na pag hair follicle drug test, andyan na yan. Lilipas lang yan ng ilang ano, no? Pero kung ang ginagawa naman niya ay patuloy yung paggamit niya, imposibleng magde-negative siya. Kasi ang paniwala natin, kaya ayaw niya na mag-drug test, gawa nang hindi siya tumitigil sa paggamit. Kasi, bakit kamo? Kung nga yung mga kasama niya sa kabinete na dating hindi gumigiwi, ngayon gumigiwi na. Diba? Gumigiwi na. Gumigiwi administration kayo na. Oo, gumigiwi na. Ibig sabihin, kaya sila gumagamit. Oo, diba? Kumbaga, ang boss, kung manginginom, kinakailangan para makabert ka ng boss mo, inom ka rin. Walwal ka rin. Diba? Walwal ka rin. Diba? Ayun, gaya niyan. Paano yan? Singrod. Singrod lahat sila. Diba? Inom. Ngayon may balita, di ba? Allegedly, meron daw nagkaroon ng aneurysm. Uy, sino po? Sino yun, sir? Sino? Bigyan mo kami lang doon, sir. Hindi natin alam kung sino eh. Di ba, aneurysm, ito yung ugat. Oo. Nagkakaroon doon. Hindi lang doon ugat. Pati sa puso. Ano yan eh? Ano yan? Kasama sa ito.
Eh pagkayo, pero mas delikado na sa unos. Aneurysm, ito yung kami. Nagkakaroon ng eruption, di ba? Yung nagbabalon, tapos pumuputok. Delikado yun. Sino kaya yun? Delikado yun. Sino kaya yun? Eh ang wish ko lang, sana, ikaw na lang. Ito sir, may tanong ako sa'yo, sir. Kasi, sir, may tanong ako sa'yo. Bilang dating investigador at miyembro din po ng Philippine National Police, pwede po ba natin i-considera na ebidensya yung sinasabi po ng testigo sa House of Representatives na tumawag daw sa kanya si Tiarante regarding sa mga nag-concord na mga tatlong Chinese doon sa Davao Penal Farm? Pwede ba yung basihan sa kanilang pagkaso kay PRRT? Busis lang. Busis lang daw ni PRRT na narinig yun. Pero nakakomment ko mo dyan. Pero napanood mo yung kanila? Oo. Nakikita ko naman. Puro ano naman. Kaya, kanina, alam nyo, natatawa ako, no, kung paano nang gigigil yung isang kongresistang dating governor, ano? Dahil sinasabi niya, tatlo na raw yung nag-execute ng affidavit, lapat dito kay dating PCSO General Manager Roy Nagarma. Sinasabi nga ni GM Roy Nagarma, hindi niya alam yung sinasabi, no, tatlo, no? O, di, hindi ko mo yung tatlo, nagsabi na ganito, ganyan, ano, yun, kapanipaniwala na. Kasi pagdating pa rin sa yung mga ganyan na ano, lalo na namimilit sila, no? Namimilit sila doon sa tao, under duration tao wala rin, hindi magagamit na ebidensya yun. Laban din kay Royina Garma. Yan, kung gusto nila, i-file nila sa Piskalya o i-file nila sa Ombudsman para ano, no, ma-determine kung merong probable cause. Yan, eh. At yan eh, pagdating naman sa korte, wala yan, pang media mileage lang yan. Ginagawa na yan. Panira. Sir GM, bilang dati po kayo, isa po kayo sa membro po ng PNP, ano po ba yung nakikita nyo? Mayroon bang violation doon sa ginawa nila sa POGC ng ating mga kapulisan? Marami. Marami, no? Yung unang-una, yung paglabag sa karapatang pantao, no? Yung right to privacy, at yung mga pananakot, yung paghahasik nila ng takot, ano, marami. Maraming mga ano, administrative at saka may mga criminal offenses, ano, na na-commit ng mga police, lalo na nitong si dati kong instructor na si General Nicolas Deloso Torre Intern, ano. Sa inyong pagkakaalam, si General Torre ay nakasama ko yan nung tiniente pa lang siya. Naging instructor ko siya noong 1998 sa ano, no, Intelligence Training Group. At nakasama ko siya sa PNP Narcotics Group doon sa Intelligence Division ano, noong 2000. Kaya may mga kahit papano, may mga pinagsamahan kami niyan. Pero pagdating dito sa ginawa niya doon sa KOJC, ay wala. Nawala yung aking pagka-respeto sa kanya sapagkat libo-libong taong po, mga Pilipino yung kanilang nalabag yung mga karapatan dahil lang dun sa paghahangad nila na ma-serve yung parang tumpares ano? Hindi ganun Sir, marami ho ang nagagalit sa ating mga kapulisan dahil nga po sa ginawa nila doon. So para po sa iyo, dapat bang magalit ang sambayan ng Pilipino sa ating mga kapulisan na sumama doon sa pag-arit po doon sa POGC? Hindi maiiwasan na hindi magalit ang sambayan ng Pilipino. Gawa lang, ang pulis naman hindi robot yan eh. Ang pulis kasi, lalo na doon sa police profession, ano, itinaas ang antas ano, ng pagiging miyembro ng isang polis. Kinakailangan ikaw ay civil service ano, no, eligible o napulkom eligible or board passer. Yung resulta ng Republic Act 1080. At kailangan baccalaureate ka no, o college graduate. Kung yan, tagaya noong araw na ano no, hindi sapat yung kaalaman o karunungan o edukasyon, po pwede mo pang mapagbigyan. Pero kung ikaw ay alagad ka ng batas sa panahon ngayon, ay may sapat na kaalaman ka, sapat na kakayahan, sapat na training, sapat na pinag-aralan para mabili ka
sa tama o mali. Diba? Nasa kanila yan. Judgment call nila. Kung ipatutupad nila yung maling utos or yung tamang utos.